Hello guys, what's up? Benji Palaron Jr. here, and welcome to our reaction video. And yung reaction video natin is yung nagba-viral ngayon na taong pumunta dun sa Taal Volcano at nag-vlog siya doon sa malapit sa vulkan or malapit sa crater mismo na nag-report pa siya about the situation ng Taal. Sa akin, okay mag-vlog, but ito, to the next level yung ginawa niya dahil very dangerous yung ginawa niya at saka delikado dahil because of the situation sa Taal. So guys, hindi ko na pa tatagalin to. Panoorin natin yung vlog niya. So ako, iniisip ko rin paano ako mag-vlog or mag-video on that situation, di ba? So, panoorin natin yung video and let's see. Ay dating hagdan, kumbaga, daanan ng tubig pagka naulan taba. Ngayon po, nagkamagod siya dito ng isang parang crater na rin po. Ibig sabihin po, yung banding yon, yung nanggagaling doong abo, na halos ay doon na tumabon. Para ngayon po, tingnan nyo, oh, ganun na lang siya. Dati kasi ang hukay niya, nalagnas pa pa ganun. Malalim po yan, malalim. Ngayon, yan po yan. Wala po dati kasing dating usok dito. Dito sa may parte na to. Tayo po ay parang wala pa sa kalahati. Kumbaga sa paket sa mismong crater. Dito po, ito po ang una kong napansin noong minsan nagpunta po ako dito. Dito sa may side na to, nakikita natin yung mga umuusok. May mga bagay na madilaw-dilaw. Yun po yung sulfur na sumisingaw at then siya po yung parang yung tingin ko po yung mga dilaw na yan ay yung init. Sulfur kasi may delikado sa health natin or sa respiratory system or sa pagkinga natin. So, ang kilib lang ako dito, matapang siya. Talaga pupunta siya dun sa malapit sa usok. Malapit siya. At may kami naman siya. Oh, ay ba? Yung kanyang punot. Sa sobrang ng init, parang na siyang kwan. Nag-aapoy. Parang na siyang nauuling. Yan, isa po yung sinasabi ko. Oh. Dalawa po halos sila. Dito sa magparting ito, mataas yung kanyang itinabong lupa. Galing siguro dyan sa ating crater. Ito po kasi simula nga doon, sinasabi ko, simula po doon, parang agbang lang yan, bangin. Kumbaga sa hindi alam yung lagnas, bangin, o ano pa bang tawag ng ibang doon sa mga ganong parte na palalim. Ayan po eh, simula doon, parang diretso lang po. Ngayon, nagkamero na siya ng, parang natabunan na gano'n, nagka, para siyang nagkaham, kumbaga. Malaking ham, nabutas kasi yun doon, tapos parang nagkaham, tapos ito, parang ganun din, nagkameron siya ng parang loob ng vulkan, na meron ding ham, at talaga pong, kaya po sobrang aking malasakit sa mga taga rito ay talagang parang dekada bago pa makabawi uli ang ating Taal. Sana naman po ay huwag kaming pabayaan ng Panginoon na ito po ay sana ay sa loob lang ng isa taon o wala pang isang taon ay manumbalik uli yung mga punong namatay na talaga pong puno na lang. Ito po, kagaya nito. Parang puno na lang siya na wala na siya talagang dahon. At in katawan na lang ng puno ang natitira. Sa gawi pong ito, palibasa po, itong lugar na to ay aking talastas din at ako po ay nagpatna pa rito. Ito po, ang lugar na ito ay kahuyan, kumbaga ay mga puno. Ngayon po, tingnan natin, para na siyang disyerto, oh. Wala na. Wala na, hindi na lang tayo makakagawi sa mismo doon at medyo delikado na rin. At pinangangalagaan ko rin po ang aking sarili. Para lang po ako. Okay, kuya. Para lang po ako, kan. Tingnan po, itong mga gawin na to, talaga ito po, eh, dati hindi nyo halos yung makita dahil sa puno na siya ng kahoy.
Ngayon, may makikita man tayong kahoy, ay kumbaga ay tuod na lang. Tuod na lang. Yan, may pate na. Ito, isa kong pinagtataka dito. Talaga, ito dati, wala to eh. Hanggang doon. Wala yan, yung mga dilaw-dilaw na. Napart na yan, nagan, parang isa init. Nagkakameron siya ng orange, yellow, sa sobra na ng init. Ayan, nagkameron doon ng hukay sa paparon. Tubukan po natin, baka makakalipata dito. Kimus niyo. Pero ito, ito sabi ko, nagkakang humukay. Nagkameron dito pala, nagsimula din. Dito pala, isang party din ang puputok. Ito, okay siya. Yung lugar na to kung saan ang sinasabi ko, ito po dyan siya nagbutas na nagbigay ng abo pataas. Kumbaga ito po dati talaga ay isang agbang lang, lagnas lang. Ngayon nagkameron siya ng butas dito. Dito po pala isa lugar kung saan baga mismong pumutok yung ating crater. Ano po, ito po ay halos wala pa rin po to sa, wala pa po tayo sa kalahati. Kung halimbawa papunta tayo ng crater, dito po pala talaga uto. Kuman, ito po talaga ay kahuyan. Mga crater ng Tahal. Okay. At yun nga po, dito ako nagtaka kung bakit ito ay naging ganito na. Ngayon ay nasaksihan ko na, na dito pala mismo sa lugar na to, ay nagkameron siya ng butas. Okay. Kung baga dito siya nag-umpisang sumabog. Sumabog na siya dito, o nagkameron na siya ng butas dito. Kaya mga na, ako po'y nananawagan na talaga pong ating tulungan. Okay guys, napanood natin yung video. And ang reaction ko dito, di ko alam kung maiinis ako or saludo ako. Para sa akin, saludo ako dahil kasi ang tapang niya. Ang tapang niya, honestly, yung kasama niyang may camera or phone yung dala, at si kuya, eh syempre, sigur siya dahil kasi tagapatang na siya. Alam niya yung pasikot-sikot sa Tahal, di ba? But one thing na napansin ko lang, although taga doon siya at ano ko, nakikiusap siya ng tulong, sana magkaroon naman siya ng mga protective gear dahil kasi ang lapit niya doon sa crater, wala pa yata ang ano eh, wala pa yata ang kilometro yun eh, talagang metro lang, isang tingin mo lang crater na yun, isa sa mga crater ng Tahal. And alam ko, gusto nilang magkaroon ng update para sa mga kababayan natin. Sa akin lang, sana magkaroon sila ng, yung wag nang gawin ng iba pang taga Batangas o taga Taal yung ginawa niya. Sapat na yung isa, but sa akin, wag na. Kasi delikado eh, delikado dun eh. At saka, maaari pa silang madiskrasya. Although sinasabi nga doon sa comment, pillbox is out, sabi nga nila, go home. Tinalo pa nila yung taga-pillbox, yung taga-government. Yung kaso sa akin, maganda magkaroon ng update doon sa crater. Guys, sa akin lang, maganda mag-inform. But hindi ganun ka-daredevil na gagawin niya yun at pupunta siya doon. Napaka-delikado, magkakaroon ka pa ng sakit dahil kasi dun sa super dioxide. At pangat, at saka yung kanyang respiratory. Sinabi niya, oo, meron siyang tuwalya. But it's not enough. Tapos naka-short at saka ano lang siya. Senelas. Eh, honestly, nakaka-poison yan eh. Yung usok.
Galing sa bulkan. Yun lang. Saludo ko kay Kuya. Saludo din ako sa nag-camera. But for me, huwag ninyo nang gawin. Umalis na kayo dun sa island. Kasi level 4 na. At saka maaari nang pumotok. And yun lang reaction ko. Saludo ko sa kanya. Saludo ko sa kanya. Wala akong sabi. Ginawa niya na yung trabaho ng pillbox. But I think sana pumunta siya sa health center at magpa-check up. O magpa-check up siya. Oh, kasi iba kasi yung ang lapit mo dun eh. Wala ka pa nga, wala pa yatang ilang metro yun. Isang talon mo yun, crater na yun eh. So, yun yung concern ko dun kay Kuya at saka dun sa nag-field. Please check your health. Kasi magpa-check na kayo, baka magkaroon kayo ng sakit sa respiratory, long term. So, matindi yung epekto ng nalapit ka sa bunga ng vulkan. And pangalawa, sana po may kasama po kayong taga-gobyerno sa mga taga-gobyerno na kagaya ng pillbox or what. Kaso, talagang lockdown na po yan. Lockdown yung area. So, please, lumikas na po kayo. Lumikas. Kasi, anytime soon, baka pumutok na yung vulkan. Yun. So, sa akin, maganda naman yung ginawa niya. Oo, maganda. Okay naman yung ginawa niya. Nag-update siya. But, for me, kung ibang tao yan, sasabihin niyan, nababaliw ka na ba? Or, are you crazy? Sabi nga, bakit ka pupunta dun sa crater ng isang vulkan? Okay guys, yun lang yung aking reaction. So sa mga nais na pumunta at gayahin si Kuya at sa yung kasama niya para i-update ang nangyari sa Tahal Island or dun sa Burkino mismo, huwag na natin gawin. Okay? So, huwag natin gawin. Huwag natin delikado at saka sabi nga ng government, kung pasaway kayo, please priority yung pasaway na pumunta pa sa 15 kilometer danger zone. So guys, ito yung reaction ko. And if you want to follow me to my videos or new videos or ma-update you sa aking mga video, please subscribe sa aking channel at i-press ang bell button para magkaroon kayo ng mga update sa aking video. And follow me to my official Instagram. So, signing out, Benji Palaron here. So, bye guys. See you to the next reaction video. Thank you so much for watching. See you again on my next video.